So, ang title po nitong aking message ay Perspective of Victory. Perspective of Victory. Kasi po tayo mga tao, kung saan po tayo nakatingin, doon po tayo pupunta. Tama po ba? Kasi po, hindi ka po pwede yung pumunta ng kanan nang nakatingin ka sa kaliwa. Alam po ng mga drivers yan. Kung saan ka pupunta, doon ka titingin. Hindi pwede pagpakan ng kanan, tsaka ka natitingin sa kaliwa. Tapos hanggang kumakanan ka, nakatingin ka na sa kaliwa. Hindi pwedeng ganon. Pwedeng ang cause nun, ay ang effect nun, ay bumangga ka, or hindi mo alam kung saan ka papunta. At especially, hindi ka pwedeng umabante nang nakatingin ka sa likuran. So it takes perspective para po makita natin yung victory na hinahanap natin. And as we can see doon sa ating mga inamit kanina, it's full of the wonders of victory na nanggagaling sa Panginoon. Amen. Pero saan ba dapat talaga tayo tumingin? O ano ba yung perspective talaga na kailangan natin para makita natin yung victory na yon? Kasi kung totoosin po, the victory was already there. Tapos na po ang lahat. Kaya lang po, ang nangyayari kasi sa atin ngayon, nai-ignore natin yung victory na yun at hinahanap natin yung victory. Kung nagigets po ninyo yung point ko sa mga nandito at sa mga nanonood, pilit po natin sa panahon natin ngayon, pilit na lahat, asan yung katagumpayan ng Panginoon. Matagal na pong tapos. Kaya nga po hindi natin mahanap ngayon kasi matagal na tapos. Kasi po ang problema po sa mga Kristiyano, Lord, kung ninyo po pinagtatagumpay sa buhay po ito, matagal na po yung nangyari. Ang nangyari lang, mali lang po yung ating perspective. O mali lang po kung saan tayo nakatingin, kaya feeling natin or nakikita natin na hindi pa rin tayo nagtatagumpay sa buhay. Kaya po buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew 28 verse 18. Kaya sa inyo, malapit lang ito doon sa ating greatest commission, di ba? Sa greatest commission natin, 19, go and make disciple. Pero bago yon, meron muna sinabi ang Panginoong Jesus na nalilimutan natin isama doon. At yun po ay sa Matthew 28 verse 18, sabi po dito, amplified version nito, Jesus came up and said to them, all authority, ito po yung amplified version, all power of absolute rule in heaven and on earth has been given to me. Yun po yung ating pag-uusapan natin. One verse lang po. Sabi niya, bago siya umakyat, ano ulit? All authority, all power of absolute rule. Kasi sabi pong absolute rule, siya na po ang may hawak ng lahat. Amen. He rules everything. Kung sinasabi ni Satan, di ba, na siya ang namumuno rito, o siya ang namumuno kay Satan. Satan is under Jesus, kumbaga. For he rules everything from heaven and to earth. Bago niya tayo utusan ng go and make disciples. First things first, he creates reassurance sa atin. In-assured niya na tayo bago tayo sinabi ang go and make disciples. At yun po yung nakakalimutan natin. Kaya minsan pag sinabi tayo ng ating kapatid, ng ating pastor, go and make disciples. Paano naman ang mga siguro ng mga pag-go and make disciples tayo? Nalilimutan natin isama itong verse 18. All authority has been given to me, sabi ng Panginoon. Kaya bakit ka matatakot na gawin ang isang bagay na para sa Panginoon kung alam mo kung siya ang authority doon? Alam niyo yung feeling na nasa loob ka ng school, tapos kapag alam mong close kayo nung principal, o kaya kahit sino pang matataas sa school, maangas ka, di ba? Kasi alam mo na kapag merong ginawang kalokohan, makalusot ka kasi close kayo nung mga matataas. Ganon din po pagdating sa Panginoon. Kapag alam mo na yung Diyos mo ay authority over all, nagigets po ninyo, bakit mo kailangan matakot sa mga sitwasyon? Eh, authority over all na nga siya eh. So, he controls everything that is happening. Kahit po itong COVID-19, sa paningin natin mga tao, ito'y malala, ito'y pandemic, mamatay ng tao, pero tatandaan natin, maliwanag po sinabi ng Lord, he has control of everything. Nasa taas po siya ng mga bagay-bagay. Tapos na po ang preaching. Sabi po dyan, perspective of victory. Saan ka nakatingin? Nakatingin ka ba doon sa COVID-19, sa dalabas na bakuna, sa kung ano-ano pang balita, tumataas na ang numbers ng victims, ng patients, o doon ka titingin sa alam mo na ang Panginoon ang nagahari sa lahat? At Lord ang bahala. Ang kailangan mo lang, doon ka tumingin sa victory. Amen? Amen. So, tuloy natin. Punta tayo at rest tayo ng onte sa history.
punta tayo sa kung saan sina Mary Magdalene at ang iba pang mga kababaihan ay pumunta sa libingan ni Jesus. At pagdating nila doon, wala sila natagpuan. So alam na po natin yung story, di ba? Yung bato na sobrang laki ay nakausog na. At ang naabutan lang nila doon ay anghel. Natakot pa nga sila eh. Sa version pa nga po ni Matthew, yung mga pinakita doon yung sundalo eh. Natakot, hinimatay eh. So ganun po kagrabe ang mga anghel, di ba? Pero ang pagtutunan natin ng pansin dito is the conversation between Mary at mga kababaihan, pati po ng anghel. Sabi po dito sa Mary's perspective versus the angel's perspective. So tingnan natin kung ano po yung perspective ni Mary sa perspective ng anghel habang nag-uusap sila. Sa perspective po ni Mary, ang tingin niya may kumuha sa katawan ni Jesus. Nawawala. Diba? Kasi tayong tao, pag may nakita kang nakalamay dyan, tapos kinabukasan, nakita mo yung kabaong andyan, pero wala yung katawan, ano isipin mo? Ang ninakaw yung katawan. Pero ano pong sinabi ng anghel? Basahin po natin isa-isa. Sabi po dito sa verse, Matthew 28 verse 5, "But the angel said to the women, 'Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was risen.'" Sabi po ng angel at yung perspective niya, huwag kayo matakot, huwag niyo isipin na ninakaw. Alam ko na yung inahanap niyong si Jesus na namatay, nabuhay na. Ngayon po, tignan natin dito. Sabi ko po dito, minsan, we are like Mary at yung iba pang kababaihan. Na dumarating tayo sa point na kung saan po, dumarating tayo doon sa sitwasyon na parang feeling natin wala ang Panginoon. Na, Lord, ano ba itong nangyayari? Problema sa buhay ko, ang dami na. Wala na kaming pera, tapos may kailangan pang bayar ang tuition, tapos wala pang bayar ng kuryente, ang laki eh. Lahat tayo nararanasan natin yan. Si the dog trainer niya, 79,000 ang babayaran eh. Nagulat din sila eh. O, marami rin tayo nakikita ang mga kapatid natin, nagrarant tungkol niya sa kuryente niyan. Lord, ano po bakit parang hindi kita nararamdaman? Pero sabi lang naman ng angel, huwag ka matakot. Yung Jesus na hinahanap ko, He is risen. At nung nabuhay po siyang muli, sabi po dyan, Matthew 28 verse 6, sabi dyan, "He is not here. He is risen." Wala siya dito, buhay na siya. Kaya minsan hinahanap natin si Jesus tulad sa mga sarili natin tulungan. Hinahanap natin si Jesus tulad sa sarili natin kweta sa kabaong. Sabihin natin, grace, lupaga. Hindi ko naman nalilinig na ako ngayon, pero pinapoint ako dito ng Lord, hinahanap natin siya doon sa mga blessings natin. Kailin natin siya hinahanap po sa pagkamatay niya, eh wala naman siya roon. At minsan tayo ng mga Kristiyan, doon tayo kapokus. Kay Jesus, yan ang pinakos sa kapokus. Nawala na sa akin yung Jesus na muling nabuhay. Na meron siya patangunilan to rule over everything. Kung siya doon tayo na-focus sa Lord, pinatawag ko kami, niligtas ko kami. Pero matagumutan natin na yun, meron din tayo yung Jesus na kaya doon yung lahat ng bagay. Kaya minsan ang mga Kristiyan na mag-stop doon sa saving faith. Hanggang doon na lang. Kasi may mga naman tayo din, magkakay doon si Jesus para sa atin. Pero never na makita o makalimutan na si Jesus ay yung authority over all. Amen? With your perspective of victory. Sa atang itinig doon sa doon sa perspective na wala si Jesus doon o doon sa perspective na nabuhay na si Jesus. It takes perspective sa buhay po natin. Saan ka nakatingin? Saan ka titingin? Doon sa 15,000 mong kapayarap ni Ryko o doon sa Diyos mo na kayang bayaran yun?
It takes a matter of perspective. Saan ka nakatingin? Tapos yung opportunity. Kasi po, minsan hinahanap natin si Jesus kung sa problema eh. Wala naman siya po. Hindi naman po siya enveloped by the problem. Siya po ang enveloped sa problem. Lord, magandang problema po, asa ka. Ganun po hinahanap si Jesus sa problema eh. Si Jesus nasa labas ng problema. Siya yung sagot sa problema. Amen? Sabi mga po ng isang preacher, huwag mong hanapin ang solusyon sa mundo kasi wala si Jesus dyan. Kaya kung umalis si Jesus eh, kasi wala siyang ipon. Ang solusyon nasa labas, nasa langit. Kasi kayo pinatulong sa langit. It takes perspective to claim the victory. Amen? Next. Ngayon po, nung pinupulay-pulay ko rin itong pagkabuhay ni Jesus, may mga lumabas po sa process. Kung tayo doon sa mga verse na may power, I can do all things through Christ who strengthens me. And pinakita sa akin ng Lord, how that verses can help us. Eh, ano yung kahilan? Kumbaga. Kasi pinakita mga buhay, anong life verse mo? Favorite life verse na nga, diba? Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Pag tinanong mo na, paano mo na sa akin? Basta, he can strengthen me. Hindi mo alam kung bakit. Hindi ko, kaya tinawag ng life verse ko sabihin, kung buhay mo, yun yung mga katawanan mo. Kasi makikin doon, may t-shirt ko pa. Tapos, capture mo pa sa profile mo sa Facebook, hindi ko exporter me. Pero, pag tinawag mo sa share form, sa share post, di ba? Kung ano kami pinag-share, pero yung title na, Philippians 4:13. Kaya ito ka natin ng friend ko, yung yung title niya sa Facebook, 4 verses, tapos ang share ko sa kakaliwa. Yan. Kaya ako, pinakita sa akin ang Lord ko. So, sabi dito sa Philippians 4:13, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya ang gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo ay nabibigay lang sa akin. Ngayon po, sabi ko dito, He is sufficient, we are sufficient in Christ's sufficiency. Magbubuhay po tayo ng sapat dahil sa Kristo pa lang, sapat na. I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi po yung ibig sabihin na may superpowers ka na kapag isin mo mag pinagdaanan, e mapagdadaanan mo dahil binibigyan ng lakas, hindi po. Kasi nasabi po doon, kaya ko makontento sa buhay na meron ako. Kasi pag binasa po natin yung verse sa taas pa, yun po ipatapos sa mga strategy. Kaya ko mabuhay ng meron, kaya ko mabuhay ng wala. Kaya ko mabuhay ng wala kinakain, kaya ko mabuhay ng nabanda. Kaya ako, ang conclusion niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Ibig sabihin po, kahit na anong sitwasyon mo maka, pangit man o maganda, Christ is our sufficiency. Kung wala ka, kontento ka kasi may Kristo ka. Kasi kapag hindi po tayo kontento, hindi po si Jesus ang sufficiency natin, magkano po tayo ng sufficiency sa iba. Doon na po iira yung ating pangu. Pag-uutal, di ba? Pag-uutal mo sa tindahan, marepa, ano mo na ng kilograms, bayaran mo na lang. Ang hindi na nabayaran. Diba? If we find Jesus as our sufficiency, then we are proving Matthew 28:18 that He has authority over everything. Amen? So minsan we are saying na ang salita ng Panginoon ay faithful. Ang salita ng Panginoon ay tapat sa lahat ng oras. Pero tayo mismo hindi natin mapakatawanan kasi Jesus ay tapat sa lahat ng oras. Di ba? Para sa may authority. Si Jesus hindi lang po namatay para po iligtas tayo sa kasalanan. He has also given the authority. Ito pangyarihan po binigay sa kanya to rule everything. Amen? Kasi po, kung yun lang po yung purpose niya, saan na lahat na lang tayo ang tag-iisa?
Pero hindi po yun ang plano ng Panginoon. Yung plano ng Panginoon, i-depress tayo plus He has given the authority para po saan? Para i-sustain tayo. Kasi kung wala po siyang power, i-depress ka lang yan, tanto lang yun. Wala na. Ligtas ka pa. Diba? Hindi naman si Superman na pag-ligtas ka, nilapag ka dyan, bahala ka na. Hindi sa sindi. Niligtas ka niya, nilagay ka niya dyan, susupply ka pa niya. He is the good Samaritan. Pero po, binubog na. Niligtas ka niya, nilagay ka sa magandang hotel. Siya pa nagbayad. Hindi kayo magkakilala, ha? Pero kung mabuti ang Diyos na meron ka, at kailangan po, yun yung perspective na meron ka. Kaya po, meron akong isang exhortation doon sa isang live stream namin family, ng title is, I am who I am. Yun po binanggit ng God the Father kay Moses. Nung nag-uusap sila sa burning bush, tinanong kasi siya, tinanong niya si ang God the Father, pag tinanong ako, sino nagpadala sa akin, anong sasabihin ko? Simple na sagot niya, I am who I am. At pagsinahan po natin, I am who I am, limitless po ang possibilities nun. Kung ano ang kaya gawin ni Jesus, hindi natin sakot yun, pero kaya niyang gawin lahat. Amen? Kung kailangan mo ng moral support, sabi ng Lord, I am Lord, I am your moral support. Kaya nga po, I am lang eh. Ibig sabihin, nung kasunod nun, kaya niyang gawin lahat. So, we can find sufficiency in Christ alone. So, Philippians 4.13, sa mga may life verse na Philippians 4.13 dyan, hindi kayo superhero, but I can do all things. Pag sinabi, I can do all things through Christ who strengthens me, kahit ano pang sitwasyon na meron ka, kaya mo nagpasan yun, kasi kung kayo ka na naging Kristo ka sa buhay mo. Amen? Sabi pa rito sa 2 Timothy 1.7, sabi po, for God gave us not a spirit of fear, but a spirit of power. Doon lang tayo sa una. He has given us the spirit of power. So ako may power ako. Pag yung pastor may power, lahat po tayo may power. Kaya na po, hindi po yun yung may parating lumilipad. Diba? Wala pong ganon. Ano po yung power nyo? Yun po ay walang iba. Babalik tayo sa Matthew 28:18. Si Jesus po, He has authority over all. At kung in-accept mo si Jesus sa buhay mo, then He is in you. Ibig sabihin, ang greatest power po natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ngayon pa po natin, it takes a matter of perspective to claim victory. Saan ka palagi nakatingin? Sa takot? O doon sa spirit na tinigay sa'yo ng Diyos? The spirit that gives power. Yun lang po palagi yung ating tatandaan. It takes a matter of perspective. Kasi yun lang din po ang itinuro sa ating Panginoon during this quarantine. Saan ka ba nakatingin? Tinatalang ito ng trabaho ngayon, pero tignan mo, bulakain ka pa rin. Tinatalang mo yung buong pangyarang trabaho, pagpapunan ng pagkain, ng panggastos, pero nagagawa mo yung magjanin pa rin. Saan galing yun? It takes a matter of perspective. Wala kami trabaho, pero may Diyos kami. Yun lang po ang sagot doon. Amen? Kaya, may COVID ka man, o wala, it takes a matter of perspective. Sabi po ng isang gumaling sa COVID-19, isang patient ko, nalutang-utangalan niya, pakita ko si Facebook, sabi niya, si Pwede na lang, tumingin lang siya sa Diyos. Hinanap niya ang Diyos. Yun lang. Hindi nga po siya nagpagat ng hospital, sa may mga matay. Tinitan nila kung masaan ang Diyos. It takes a matter of perspective. Nakita ko, ayun ang lunas ko. Isang babae tinuturo ng 12 years. Saan siya titingin? Sa dami ng tao o yung mga buto na yung laylayan ng balik niya? It takes a matter of perspective. Bakit tao, hindi ko kaya ko, dinudugo ako. Pero ang perspective niya, hindi, kailangan makawalan ako. It takes a matter of perspective, initiative. Ano ba yung goal mo? Kung ka ba papunta o tinitignan mo yung pinapalibo sa inyong kaaway. Amen? Kaya Matthew 28:18, tandaan mo natin palagi yan, ewan mo kung matakot ka pa. Of all authority natin, Jesus na. Isang pangalan lang po ang tatawagin mo. Jesus.
kailangan kita. Ando na lahat. I am who I am. Kaya nga po ito sinawit natin kanina, diba? In your name, I come alive. Nabuhay po tayo dahil po sa pangalan ni Jesus. For we were once dead. Patay po ang ating espiritu. Kumbaga, walking zombie po tayo. Di ba nila na walking zombie? Dahil po ang direksyon ng buhay natin parang zombie. Dito naman. Ganun po ang buhay natin dati. Ay, gusto ko mag-ganito, ganito. Ay, gawin ito naman. Pero tayo po kay Jesus, nabuhay lahat. Amen? At kung papansinin po natin yung kwento po ni Lazarus, yun po ay parang glimpse lang na kung ano ang gagawin ng Panginoon sa atin. Dahil tayo din patay na, pero dahil tinawag na tayo, we are alive right now. We were once dead, pero nang sabi niya, Lazarus, come forth. Paul, come forth. Pansinin po natin, pag tumatawag po ang Diyos ng kanyang hinirap, pinatawag niya. Diba? Moses. Diba Paul? Abraham. Kasi nga po, kilalan niya tayo. At dahil kilalan niya tayo, he has the authority over everything. Alam niya kung ano kailangan mo. Kasi nga, kilala ka niya. Amen? Next, sabi po sa Romans 12:2, dito na po tayo mag-close. Sabi dito, isa-isay natin, do not be conformed to the pattern of this world. Kaya ano po ba yung sabihin ng conform? When we say conform, similar. Sabi, huwag tayo maging kagaya ng pattern ng mundo ito. Kapag sinabi yung pattern, hindi na po yan kasalanan, hindi na po yan religion. Ibig sabihin po, ano yung ginagawa ng mundo, ano yung emosyon ng mundo, ano po ang mundo mismo, ang pattern ng this world, huwag na natin galahin. So, bibigyan ko po ng example sa inyo, ano po sa sabi ng COVID-19. Ano po ba ang pattern ng mundo ng ngayon when it comes to COVID-19? Takot. Amen? So sabi ng Lord, do not conform to the pattern of this world. So kung ang mundo natatakot, kailangan ikaw hindi ka natatakot. Kung hindi mo sinasabi maglalabas ka dyan, tapos magkailangan ka ng walang mask. Ang pinapoy mo rito is yung ating mindset, yung ating puso, yung ating emosyon. Kasi po, ang sabi ko kanito, ang laban po ninyong quarantine na to, utak. Labanan po yan mentally and emotionally. Hindi po yan physical body. Yung mga may COVID-19, syempre, physical body, physical body. Pero tayo po naligtas, it's the battle of the mind. So, matatakot ka ba? O alam mo na may Diyos ka? It takes perspective. Amen? Kaya nga po, hindi mo na po pinapansin ng nakawin eh, kung ilan na yung positive, kung ilan na ganito, ganyan, ganyan. Say, all will come to pass. Lahat ay mangyayari. Kung yung bakuna, yan ang gagawin ng kaaway, daan ng kaaway para pumalat ang chip. So be it. Walang mo magagawin. Amen. Kahit sino po sa atin, walang magagawa. Kaya nga po simula po nang narealize yung mga bagay-bagay na ito, hindi ko nagbabasa ng bagay. Tapos wala naman kaya ang bagay. Nagbabasa ako, to be informed. Pero in reality, wala akong mayaambag. Kaya kami, usulong talawa ng bahay. O, pag nagbasa ako ng balita, bababa ba yung cases? Hindi naman po eh. Pag natakot ba ako, yung bababa ba yung cases? Hindi po, walang mangyayari. Kaya bago pa pagbabasa, bago pa pilit na aalam nila mga bagay-bagay, kung wala rin yung mangyayari. Takot ka lang. Hello, you know, pwede dito. Diba? Tapos, kung ano pa yung lumalabas na fake news ngayon, tapos nagkaroon pa ng anti-terrorism bill. Tapos nagkaroon pa ng tungkol sa ating anti-terrorism sa mga kapatid ng mga Amerikan. Kung may hirap nyo po, ang pinipin po ng aawit sa atin ngayon, fear. Sa mga pumapitan natin ng mga Kristiyano. Amen? May background ito naman kayo dito. Ngayon po, tayo mga Kristiyano, kailangan we do not conform to that pattern of
to Lord. Kasi italis na tayo ng Lord dito eh. Yes, nandito yung physical body natin, pero dapat yung mindset natin, wala na dito. Inalis na na. Amen? At ang mga kasunod, sabi dito, by the renewing of your mind, ay po yung susunod. Una itong pangyayari ng Kristo, instead, by the renewing of the mind, pagbabago ng kaisipan. Ngayon po, sabi ko po dito, choose your perspective. Saan ka titingin? Pagbabago ng kaisipan. Kung tayo makikinig naman po ang mga sa dito, isipin natin ano yung mga tinitingnan na natin ngayon. Ano yung mga perspective natin sa buhay? Kailan tayo matatapos ng COVID-19? Kung matatapos ng COVID-19, malaki po ang kaibahan ko. Kailan mo natapos sa matatapos? Amen? Huwag tayo pag-usapan ko. Ang laki ng babayaran ko o sa mababayaran ko to? Renewing of the mind. Hindi ko kaya o kaya ko. It takes the renewing of the mind. Amen? Kasi kung ito tayo, hindi, wag. Ayoko eh. Ang Lord sinasabi sa iyo, puro positive na bagay. Ito, hindi Lord eh. May kamati si Moses na review eh. Diba? Lord, banda lang ako, iba na lang. Pagkakita ako eh. Eh gusto ko nga ito eh. Kapulit eh. Diba? Si Jonah, hindi makatakas. Lord, tayo sa pa. Sa kaya naman ko, ikot ako. Alam mo, makakatakas. Diba? It takes the renewing of the mind, mga kapatid, para makita natin yung perspective ng victory. Amen? And last, that you may prove that God are the good, acceptable, and perfect will of God. Kami po, huwag tayo mag-perform. Tapos, hindi ang isip, nang sa ganon, doon na makita, ano ba yung perfect will ng Diyos? Doon mo palang makikita. So, guys, sa ko, it takes perspective para makita natin yung victory. Ngayon, natarong pa rin na, pili natin nahanap, sino na saan ba ang victory, Lord? Tapos na. So, bilang ito po sa Matthew 28:18. All authority has been given to me. Amen? Amen? Ano ba ang perfect will ng Lord? Punta tayo sa Jeremiah 29:11, alam na natin lahat yan. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future. Ano po yung mga yun? Simple na po, sagot, masahin ko Bible. Kasi po yung, para sa akin, yung plan na yun, tama rin lang po ng Bible yun. Lahat ng pangako ng Lord to, sinamarize lang niya sa Jeremiah 29:11. Amen? So it takes perspective. Saan ka titingin? Doon sa Diyos na may authority over all? O doon sa problema ngayon ang mundo ko ngayon? Patandaan natin, huwag natin sayangin yung ginawa ng Lord 2,000 years ago. He has risen from the grave. Amen? Hindi ito ang isip lamang na pinaniniwalaan natin. Ito po ay proven fact kung ayaw mo tayo maniwala. Dahil kahit ang iba po ang Bible ng mga iba ang believer, ay kasama ko ito. Amen? Amen. And for conclusion, if you are tired or weary, kung tayo po ipapagod sa panahon ito na meron po tayo ngayon at nahirapan tayo hanapin yung perspective natin, kailangan po, magpahinga tayo. Para po tayo mga pagpapahinga, isip niyo po yung mga bagay na nakadistract sa atin. Amen? Huwag na kayo magbasa, nagawa ng ano. Huwag mo nang gawin yung mga bagay na yung hindi na mong pagbibulit o maganda sa inyo. No? Pahibig lang kayo. Magpahinga na kayo. Ito, ano to? Tawag dito, parang, do you know that? Alam ko pa ninyo na si Jesus na pagod. Kung alam mo natin na si Jesus umiyak, alam ko po na si Jesus na pagod. Alam niyo po yun? Si Jesus na pagod. Dahil ito po natin yun sa John 4, na kung saan dumaan sila ng Samaria, di ba? Na kung saan yung Samaria mo ngayon ay kinakatakutan ng napakaraming tao, dumaan doon kanina, grabe yung lugar ngayon. Pero pinili ni Jesus na dumaan doon.
Amen? Amen? Minsan ganun po tayo eh. Tinatakasan natin yung some area ng buhay natin at tumagawa po tayo na shortcut kaya tayo napapagod. Nagin si Mundo po. Nililipo natin yung some area ng buhay natin eh ang sabi ng mga Lord, tumiretso ka. Hindi pa nandun. Some area, okay? Some area. Hindi natin kasi ganun po ang panahon ng mga dati, mga Pharisees dati. Ayaw nilang naman sa Samaria. Kaya hindi lang po nila. Okay lang, isang araw pa yung tatakbay. Pero si Jesus, hindi. Inumbok niya. At yung pagkakor, napalo siya. Hindi dahil sa pagkakbay niya. Kung so, napalo ito siya, para magkakagpulin niya yung mga ito. At tayo po, kung tayo po napapago, dapat po yung lang po natin si Jesus. And we can find perspective if we look upon Jesus. Amen? Siyempre naman po ang luto sa ating ng Panginoon. Tumili po tayo sa Kanya. Let's fix our eyes on Jesus. At sa ganon, experience natin the form of all the spiritual belief. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon dahil hindi niya po tayo tinakayaan these 4 months. Mga 4 months na po ang easy at quarantine pero nandiyan pa rin po kayo, nanonood. Hindi ba na-realize yun? Kung tayo man ay hindi nakakakain minsan, natural po yun, wala po may idea eh. Wala po tayong trabaho, pero bukita pa rin. Yun yung greatest miracle doon, di ba? Wala ka pa rin COVID-19. Kung ngayon man, bukita pa rin. Napapanood po pa rin. Amen? Kaya salamat sa Panginoon dahil bilang pamimahin niya sa atin na all authority talaga ay binigay na sa Kanya. Amen? Panginoon, lang po.